Welcome back, mga kaaldab. Ito po yung latest post ni Main Paul Garzon, ni Maha, at ni MJ. Marami pong nag-react dito, mga kaaldab, na kumbaga nagbakasyon nga po o pumunta sa Singapore si Main Paul Garzon. Pero ang nakakatuwa po nito, mga kaaldab, pilit mo nilang idinidikit si Congressman Spotted. Sabi ko nga po sa inyo, ito po yung ebidensya at resibo na mayroon pong hindi maganda ang nangyayari ngayon sa mga army, main fanatics at kay Mr. Spotted. Real talk, mga kaaldab, dahil nga po sa nangyari sa mga kaganapan, eh kayo na po bahala umintindi. Hindi po ba? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman yung sinasabi natin na kumbaga yung issue nga po, mga kaaldab, although madali pong tanggapin, madaling magsalita, madaling sabihin, okay lang yan. Kumbaga, kung saan man siya masaya, supportahan na lang. Pero yung pinaglaban mo kasi, yung tipong kahit pamilya mo, nagkaroon ng issue, di po ba? Yung paninindigan, di po ba? Sa politika, mga kaaldab, ang masakit kasi rito, literal na niloko po talaga. Masakit pong salita pero yan po talaga yung katotohanan. Di po ba na niloko lang po talaga ni Congressman Spotted ang mga dilawan o mga pink, di po ba, mga sumisimpatya kay Vice President Robredo, mga kaaldab, di po ba, na pagkatapos niyang kunin yung simpatya, agad-agad bumaliktad siya. Masakit po, di po ba, kasi kaila, alam nyo sa mga hindi po nakakaalam, ang isang congressman po, mataas po yan eh. Dahil yan po yung gumagawa ng batas. Kailangan po yan para may humarang sa kongreso. Hindi po ba? Halimbawa, hindi ko naman sinasabi, katulad po ng impeachment. Hindi po ba? Halimbawa, halimbawa lang mga kaaldab, wala naman tayong masamang tinapay. Kumbaga, kailangan yung boto. Halimbawa, i-impeach po si Pangulong BBM dahil sa issue na ganto ganyan, di po ba? Kukuha po ng boto yan, kailangan ng majority na boto. Paano yan, di po ba? Hindi na nila makukuha yung boto. Lamang na sabotuhan si President Bongbong Marcos. Yan po yung isa sa kumbaga kinasasama ng loob ng mga main fanatics sa Tarmain. Pero may benepisyo po kasing makukuha rito eh. Hindi po ba? Hindi kasi porket bumaliktad siya, wala siyang makukuha. Malaki po benepisyo niya na hindi naman po maibibigay ng partido nila. Kasi talo nga po, hindi po ba? Medyo yung makinarya, iilan lang. Hindi katulad kapag nasa pwesto ka, hindi po ba? Ibig kong sabihin nasa pwesto, ibig sabihin mga kaaldab na kakaalyado mo yung administrasyon, di po ba? Yung sinasabi ko, iba po kasi kapag kaalyado mo ang administrasyon, di po ba? Babaw ka, kumbaga lahat ng mga gusto mo rin, madali mo nang makukuha. Yun po yung pinupunto natin, di po ba? Di po, simpleng update lang pero may laman, di po ba? Balikan natin. Kaya nga po mga kaaldab, sa mga nagsasabi na masaya pa rin po raw yung dalawa, kumbaga ayos pa rin daw, wag po kayong maniniwala. Kumbaga literal at halatang halata na po na mayroon pong iringan na nangyayari. Di po ba? Dito pa lang. Sino nga po ba yung mahilig pumunta ng Singapore tapos siya pa yung hindi napasama? Di po ba? Tapos weekend pa. Kaya nga po natatawa na lang po yung iba. Nagko-komento na naandyan daw po si Congressman Spotted. Ito yung simpleng tanong, kung naandyan po si Congressman Spotted, gaya po ng sinasabi ng mga main fanatics at army, hindi lang nagpapakita, napakalaking kalokohan po. Real talk, malaking kalokohan po. Kaya wag na po, ito yung mga ibang army at main fanatics na maka-BBM din to eh. Kumbaga, pero ramdam mo yung gusto nilang maayos, gusto nilang magkaayos-ayos na, di po ba? Gusto nila tanggapin na lang yung katotohanan, di po ba? Kaso, ibaling na lang sa iba yung tipong kahit ayaw nyo sa politika, suportahan na lang po si Mengay. Paano yan, mga kaaldab? Hindi naman po sinuportahan ni Congressman Spotted si Mengay. Di po ba? Lalo na po, dun po nagsimula ito sa event eh.
sa Passion Week ni Mengay, na kung saan talagang literal na hindi po talaga sumipot, hindi talaga pinansin. Di po ba? Wala talagang nangyari, wala talagang... Doon nagsimula yan eh, tapos nadagdagan pa. Nagkaroon pa ng issue, at ang pinakahuli nga po, mga Kaldab, yung pagbaliktad ni Congressman Espated. Di po ba? Tapos makikita nyo, dalawang beses na hindi sinuot ni Mengay yung wedding proposal kuno. Wedding engagement ring ni Congressman Espated, tinanggal na po talaga niya. Literal pa, mga Kaldab. Kaya sa mga magkukomento, sa mga taong hindi pa rin po naniniwala, nirerespeto ko po kayo at ginagalang. Kita nyo naman po sa video ng Eat Bulaga, tapos yung video na Palmolive, di po ba? Marami pong nakakita niya, nakapanood. Kaya okay lang yan, mga Kaldab. Kumbaga, normal na lang po yan. Ang pinakamasaya dito at importante, may mga update po sila na wala na. Di po ba? Hindi sila, bakit hindi po gumagawa ng mga edited ngayon? Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit wala mga edited picture na lumalabas? Walang edited picture na naandyan si Congressman Espated, na dati-rati ginagawa po nila para lang masabi na naandyan. Napakalinis po ngayon ng Instagram, Facebook, at Twitter. Bakit kaya? Real talk, mga Kalda, bakit wala kaya palit ulo? Di po ba lagay dyan? Dating ginagawa ito ni MJ Lastimosa, di po ba? Real talk to, dati niyang ginagawa, pero bakit ngayon wala na? Bakit parang malaki na nga po yung pinagbago? Parang hindi na kapanipaniwala ngayon na nasa Singapore si Mengay, si Maha, si MJ, tapos si Congressman Espated. Kasi may subpoena na. Kumbaga, siguro natanto na ni Congressman Espated at yung mga kasamahan niya sa politika na hindi na po pwede yan. Hindi po ba? Kailangan mo nang respetuhin, kailangan mo nang galangin. Isa ka ng congressman, isa ka ng, kumbaga, representative ng iyong distrito. Totoo naman po, mga Kaldab, kasi malaking sampal yung ipapatong yung ulo mo kung kani-kanino lang. Tapos ilalagay na naandun ka, tapos yung isang congressman kasama mo magpa-picture. Hindi po ba? Sino paniniwalaan? Kawawa naman po yung isang congressman na yun, na wala siyang kaalam-alam na yung picture niya nandun na pala sa kabila. Inedit lang pala, di po ba? Kaya nga po ako, mga Kaldab, kampanting-kampanting ngayon. Masaya dahil kahit sabihin natin wala si Alden, di sila magkasama, okay lang, di po ba? Well, hanggang dito na lang po updates natin, mga Kaldab. Kung gusto nyo pa po ng latest, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny.